Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Ang Walangyang Manugang. Si Miko ay pinalaki ng kanyang mga magulang na isang mabuting tao. Hindi man sila literal na mayaman, ay mayaman naman ang kanyang mga magulang pagdating sa kabutihan ng puso. Bukod sa kabutihan ng puso, bata pa lang si Miko ay nakikinikinita na ni Mang Ambrosio at Aling Remedios na ito ay lalaking isang matipuno at makisig na mayroong takot sa Diyos. Magkagayunman, sa kabila ng pagiging mabuti ng kanilang pamilya ay hindi pa rin maiwasan ang mga taong may maiitim na mga budhi. Bata pa lang si Miko ay tampulan na siya ng asara ng mga kabataan sa kanilang paaralan dahil pinaniniwalaan ng maraming tao sa kanilang lugar na ang mga magulang niya ay may lahing mangkukulam. Kaya habang lumalaki at nakakaedad ay hindi naging malapit si Miko sa maraming tao. Magandang araw, Miko. Napalingon ng binata nang tawagin siya ni Amelia. Nasa palengke sila ng umagang yon nang magtagpong muli ang kanilang landas. Hindi mo na ako nakikilala? Tila malungkot na bigkas ng dalaga. Yung lagi nagbibigay sa'yo ng papel nung mga elementarya pa lang tayo. Paliwanag ng dalaga. Saglit na nag-isip ang binata hanggang sa maalala na niya kung sino ang kausap. Oo nga, si Amelia Calderon. Napatapik sa hangin si Miko. Kumusta na? Ang akala ko nasa Maynila ka na nakatira. Pakunwa rin pagtataka ng babae. Nakikibalita ka rin pala sa akin kahit papano. Narinig ko lang din noon sa mga kaklase nating, alam mo na. Mga kaklaseng inaasar ka palagi at tinatakot? Pagtutuloy ni Amelia na tinanguan naman ni Miko habang nakangiti ng mapakla. Ako, nakalipas na yon. Kalimutan na natin. Oo, tama. Ano nga palang pinagkakabalaan mo ngayon? Eto, pinapaayos ko yung peso namin dito sa palengke. Pinayagan na ako ni nanay at tatay na magnegosyo. Ibig kong sabihin magkakaroon ako ng sariling pwesto. Sa akin ka na bumili kapag naayos na yung tindahan ko. Namangha naman ang dalaga sa mga tinuran ni Miko. Wow, ayos yan. Sige. Buti ka pa, magkakanegosyo na. O paano, bibili mo na ako ng para sa panangalian namin ha. Maiwan na muna kita. Malamang makikita pa naman tayo Tumango-tango si Miko habang nakangiti. Ikinagagalak kong makita ka muli. Naglahad naman ng kamay ang dalaga at agad yung inabot ng binata. Ito ang unang pagkakataon na muli silang nagkita sa tagal ng panahon. Nang maghawak ang kanilang mga kamay, ay nagkaroon ng tila kuryente ang buong katauhan ng binata. Nakadama siya ng kakaibang kilabot. Kilabot na maganda sa pakiramdam na nagpabilis ng pagtibok ng kanyang puso. Nung oras na yon, habang nakatingin sa dalagang paalis na, ay naramdaman ni Miko sa sarili na may gusto nga siya kay Amelia noon pa mang mga bata pa sila. Matapos ang pagkikitang yon, ay nagtuloy-tuloy na nga ang lahat sa dalawa hanggang sa magkaligawan na sila't naging magkasintahan. Ilang taon pa nga ang lumipas ay ikinasal sina Miko at Amelia, kaya lamang ay hindi dumalo ang mga magulang ng lalaki dahil sa pakiusap ni Amelia. Alam kasi ng babae na kilala sa bansag na mangkukulam sa lugar nila ang mga magulang ni Miko. Dahil ayaw masira ni Amelia ang kanilang kasal, kaya hiniling na lang nito sa mapapangasawa na huwag nang padaluhin si Mang Ambrosio at Aling Remedios. Bakit malungkot ang asawa ko? Tanong ni Amelia sa kanyang asawa ng mga sandaling yun. Kasalukuyan na silang nasa silid at saglit na nagpapahinga. Katatapos lang kasi ng kanilang kasal ng araw na yon. Humarap si Miko sa asawa habang nagpapalit siya ng damit at kitang-kita nga sa mga mata niya ang matinding kalungkutan. Alam mo naman kung bakit ako malungkot Malumani na tugon ng lalaki bago umupo sa malambot na kama at nagsimulang maghubad ng pantalon.
ang isa sa pinakamasayang araw sa buhay ko, ang kasal natin. Hindi man lang nakita nila nanay at tatay. Tumabi si Amelia sa asawa at saka ito niyakap ng maigpit na tila nanlulumurin dahil sa kalungkutang nakikita sa lalaki. Pasensya naman. Kung hiniling ko na, huwag na silang papuntain sa kasal natin. Pakunwaring umiyak si Amelia. Alam mo naman na ayaw ko lang na masira ang isa sa pinakamagandang pangyayari sa buhay mo. Alam mo naman na hindi totoo yung mga naririnig mong kwento tungkol kina nanay at tatay, di ba? Tanong kagad ni Miko dahilan para hindi na matapos ni Amelia ang kanyang sinasabi. Hindi ka naman naniniwala na makukulam sila, di ba? Marahang tumango ang babae habang patuloy na nakayakap sa kanyang asawa, pero sa kabilang banda ng kanyang isipan ay nasusuka siyang isipin na ang lalaking napangasawa niya ay anak ni na Mang Ambrosio at Aling Remedios. Ay nako, kung hindi lang talaga kita mahal, Miko. Wika pa ni Amelia sa sarili. Salamat sa pangunawa, mahal ko. Matapos makapagpalit ng damit ay yumakap na rin ang mahigpit si Miko sa asawa. Mabuti na lang at ikaw ang napangasawa ko dahil naiintindihan mo ko. Napakaswerte ko rin naman at ikaw ang napangasawa ko. Kagad inundayan ng babae ng halik ang kanyang asawa. Bukod sa napakakisi, napakapogit, napakabait, wala na akong mahihiling pa, Miko. Salamat dahil pinakasalan mo ko. Ngumiti naman si Miko dahil sa mga sinabi ng kanyang asawa, kaya binuhat niya ito na parang prinsesa at saka sila tumayo na tila nagsasayaw kahit walang tugtog. Lahat ay gagawin ko para lang mapasaya ka, Amelia, para mabigyan ka ng magandang buhay at pangako ko na hinding-hindi kita paiiyakin o sasaktan. Kinilig naman si Amelia sa mga narinig. Nakakataba naman ang puso na marinig yan. Saka siya bumaba mula sa pagkakabuhat ng asawa at tumapat siya rito. Nagpatuloy silang parang nagsasayaw sa gitna ng entablado. Kahit pa silang dalawa lang ang tao sa kanilang silid. Kahit pa nangako tayo sa simbahan, ipinapangako ko pa rin sa iyo ng paulit-ulit na hindi kita iiwanan kahit anong mangyari. Walang makakahadlang kahit sino, mahal kong Amelia. Ulit ni Miko. Mahal na mahal kita, Amelia. Mahal na mahal rin kita, Miko. Matapos ang palitan ng mga salita, nang gabing yun ay pinagsaluhan ng bagong mag-asawa ang matamis na gabi. Lumipas pa ang mga araw, linggo, buwan at taon, ay naging masaya at mapayapa ang pagsasama ng dalawang mag-asawa. Naging maayos ang takbo ng kanilang maliit na negosyo sa palengke at hindi nga nagtagal ay lumawak pa ito. Mula sa tindahan ng mga iba't ibang gulay ay nadugtungan na rin ito ng tindahan ng mga isda, karne ng baka, baboy at manok. Dahil sa pagiging masinop ay pinagpala nga ang kanilang buhay, subalit nakaligtaan naman ni Miko na dalawin ang kanyang mga magulang dahil na rin sa pagiging abala. Anak, kumusta ka na? Nagulat si Miko nang bumungad ang kanyang ina habang siya ay nagtitinda ng isa sa mga panindan niyang karne. Doon na kasi nakapwesto ang lalaki habang ang asawa niyang si Amelia ay nasa katabing tindahan kung saan purong mga gulay naman ang itinitinda. Tila hindi maganda ang kalagayan ng kanyang ina nang mapansin niya ito, kaya nag-alala siya agad matapos itong makita. Nay, kumusta na po kayo? Ayos lang po ba kayo? Nag-aalala niyang wika. Tara, dito muna kayo maupo. Nag-almusal na po ba kayo? Tumangulang si Aling Remedios. Ayos lang anak ko. Ayos lang naman kami ng tatay mo. Ganun man ang sagot ng ginang ay halata naman sa garalgal nitong boses na mayroon itong iniinda sa katawan. O sige po. Umupo muna kayo kahit saglit lang. Paanyaya ni Miko sa kanilingon ng kanyang asawa. Amelia, nandito si nanay. Oo, nakita ko. Tila lamyang sagot ng babae na pasimple pang nagtaas ng isang kilay nito. Kumusta na po, nay? Saka siya napilitang lumapit at nagmano rito.
Mahal, pakiabot naman ng upuan, oh. Napasimangot naman si Amelia habang nag-aabot ng upuan sa matandang ginang at pagkatapos ay tinalikuran niya rin ito kaagad. Mag-aasikaso lang po ako ng mga bumibili. Dahilan niya kunwari kaya hindi na kumilos pa si Aling Remedios. Sige, salamat mahal ha. Ako nang bahala kay nanay. Habang inaasikaso rin ng mga bumibili, ay kinakausap ni Miko ang kanyang nanay. At nang wala nang masyadong nabili, ay sa kanya ito hinarap. Nay, nasaan na po si tatay? Tanong niya pagkaabot ng pinatimplang kape sa katapat na tindahan. Nagtitinda kasi ng mga timpladong kape ang nasabing tindahan para sa mga trabahador sa palengke. Nagpapahinga ron sa bahay. Napagod daw siya sa pagtatanim ng kamote kahapon eh. Medyo nananakit ang katawan niya. Kaya sabi ko, ako na lang ang dadalaw sa iyo. Tumangutango ang lalaki na may halong pag-aalala para sa kanyang ama. Si Amelia naman ay pasimpleng nakikinig lang sa usapan ng kanyang asawa at ng nanay nito. Ayos lang ho ba si tatay? Baka kailangan niya po magpadoktor. Napanguwi ng simple si Amelia pagkarinig sa sinabing yun ng kanyang asawa. May balak pa yatang manghingi ng pera. Wika ng isipan ni Amelia. Nako anak, parang hindi mo naman kilala ang tatay mo. Matitibay ang mga buto namin dahil sa kamote. Pagralgal na tumawa ng timpi ang ginang. Ramdam na namin ang katandaan, pero singlakas pa rin kami ng kalabaw. Maniwala ka! Natutuwa naman ako marinig yan, Nay. Tugon naman ni Miko. Pasensya na't ang tagal na namin hindi nakakadalo sa inyo, ha? Paano naman po kasi? Kita niyo naman kung gaano kaabala rito sa palengke. Hindi pa man natatapos si Miko ang sinasabi ay mayroon nang tumawag sa kanya. Isang kakilala at nagpapatulong ito. Oo, Nay, sandali lang ha. Iiwan ko muna kayo saglit ha. Babalik din ako kaagad. Saka siya bumaling kay Amelia. Mahal, ikaw muna ang bahala kay nanay ha. Bigyan mo sila ng pang-ulam na madadala sa bahay. Salamat ha. Pag-alis ni Miko ay sumimangot agad si Amelia habang nagbabalot ng mga gulay at ilang karne. Ah, kumusta na ang manugang ko? Hindi kaagad kumibo si Amelia. Tila naiinis lang ito habang nagbabalot ng mga gulay at karne. Mukhang masayang masaya ang pagsasama nyo ah. Pagpapatuloy ng ginang. Mas masaya sana kung wala kayo sa landas naming mga mangkukulam. Pabulong na wika ni Amelia habang nakasimangot. Nang matapos na sa pagbabalot at sa kanya ito pabulagsak na inabot kay Aling Remedios, kamuntikan pa itong mabitiwan ng matanda. Ay, salamat. Wika pa ni Aling Remedios, pero napansin na niya na parabang hindi maganda ang pakikitungo ni Amelia, pero hinayaan niya na lang ito. Matagal pa kaya si Miko? Ang tagal ko na rin kasing hindi nakikita ang anak ko eh. Minsan naman eh, dumalaw naman kayo sa amin. Hindi pa natatapos ang ginang sa pagsasalita ay umeksena na kaagad si Amelia. Sa susunod to, napupunta kayo rito, ipasabi niyo muna sa akin ha. Kasi napansin niyo naman na wala masyadong lumalapit sa tindahan dahil nandito kayo eh. Alam niyo naman ho siguro ang Thailand kung bakit ilag ang mga tao kapag nandito kayo. Sarkastikong sambit niya. Mas mainam ho, kung wag na rin muna kayong pupunta, kami na lang po ang dadalaw sa inyo. Marami rin kasing ginagawa rito eh. Nakakaabala lang kayo. Hindi naman na nakaimik si Aling Remedios kaya nagpatuloy pa rin si Amelia sa pagsasalita. Nakuha naman po ninyo ang gusto nyo. May pang-ulam na kayo kaya umuwi na muna kayo. Matatagalan pa po si Miko. Sasabihin ko na lang sa kanya mamaya pagdating niya mamayang hapon. Dadalaw na lang kami sa inyo kapag may oras ho kami. Sige na ho, umuwi na kayo. Dahil marami pa akong inaasikaso eh. Sa kanya tinalikuran ng matanda at hinarap ang isang mamimili na nasa sulok lang na makita nito si Aling Remedios. Wala namang nagawa ang matandang ginang kundi ang lumakad na lang palayo para makauwi. Napaismid naman si Amelia habang minamasdan ang kanyang biyenang papalayo.
Akala niya naman kung manghingi siya ng pera eh, bibigyan ko. Sigaw ng isip niya. Ano sila, siniswerte? Sa kanya hinarap ang Mami Mili. Oh, itong sukli mo. Eksaktong pag-alis ng bumibili ay siya namang muling dating ni Miko. Nagulat ito dahil wala na ang kanyang ina. Oh, nasan si nanay? Nagtataka niyang tanong. Sabi ko saglit lang ako ah. Ay nako, umuwi na. Nainip siguro. Tugon ng babae. Mainipin pa lang nanay mo eh. Kinakausap ko nga kanina kaso nagmamadali talagang umuwi. Nabigyan ko na kasi ng mga gulay sa kakarne kaya uwing-uwi na. Ha? Ganun? Yun na lang ang nasabi ni Miko na tila nadismaya. May ganun talagang tao. Kapag tapos na nilang makuha yung kailangan nila, bigla na lang nawawala. Parang nanay mo. Sundot pa ni Amelia. Hindi naman ganun si nanay, no? Malamyang tugon ni Miko habang napabulagsak na lamang ng upo. Dalawin kaya natin sila minsan. Eh sino magbabantay sa tindahan? Tila iritabling tanong sabi ni Amelia. Hindi tayo pa pwede magsara, no? Sayang ang benta. Kung magpapabantay naman tayo, baka mamaya ay mangupit pa. Imbis na palago, ay baka palugi ang mangyari sa atin. Mahal, isang araw lang naman eh. Gusto ko lang silang kumustahin. Lumapit si Miko sa asawa para lambing-lambingin ito. Minsan lang naman tayo pupunta sa mga magulang ko eh. Para na rin makilala mo sila. Sige no. Sige na mahal. Pakiusap niya pa sa asawa. Umirap-irap pa ang babae pero hindi rin ito natiis si Miko dahil kahit ayaw niya sa mga magulang nito ay mahal na mahal pa rin niya ang asawa. Bakit pa kasi naging magulang mo mga mangkukulam na yon? Sabat ng isipan ni Amelia bago sagutin ang asawa. Sa linggo na lang ng hapon, tutal, wala naman tayong gagawin nun. Pagkasabing yun ay yumakap ng mahigpit si Miko sa pinakamamahal niyang asawa. Binuhat niya ito sa kainikot at pagkatapos ay hinalikan niya ng maraming beses sa palibot ng muka at sa huli ay sa labi. Kaya mahal-mahal kitang asawa ko eh. Napakabait mo talaga at maunawain. Umismid naman si Amelia dahil ayaw niya talaga ng ideya ng kanyang asawa pero napilitan na lang siya dahil mahal na mahal niya rin naman ito. Sumapit na ang linggo. Nagpa siya ang mag-asawa na isarado na muna ang kanilang tindahan para maging maayos ang pagdalaw sa mga magulang ni Miko. Labag man talaga sa puso ni Amelia ay sinunod pa rin niya ang nais ni Miko dahil nga sa mahal na mahal niya ito. Pagdiretso ni Amelia sa kusina, matapos niyang maligo ay tumambad sa kanyang paningin ang tatlong bayong na naglalaman ng mga gulay at karne na inimbak nilang mag-asawa para sana ibibenta nila sa palengke. Hindi nagustuhan ng babae ang mga yon kaya napaismid siyang nagwika. Ang dami naman ang dala mo, mahal. Tila naiirita niyang wika. Baka sa dami niyan eh, masanay nilang mga magulang mo sa mga ibinibigay natin sa kanila. Tatlong bayong lang naman yan, mahal. Nakangiting tura ni Miko. Dapat nga sana gagawin ko lima eh. Kaso, ayaw na kitang pagbuhatin pa ng mga bayong. Nagitla naman si Amelia. Bayong? Grabe naman, mahal. Hayaan mo na. Mabilis naman natin mababawi yung mga paninda natin eh. Gusto ko lang makabawi kina nanay at tatay. Kasi simula nang ikasal tayo, hindi na tayo dumalaw sa kanila. Diba? Ang tagal na nun. Napaismid na lang ang dalaga bago naglakad palabas ng kanilang bahay na tila nagmamaktol. Bahala ka na nga kung anong gusto mo. Nagkibit-balikat na lamang si Miko bago sundan ang asawa sa labas ng bahay. Mula sa kabayanan ay sumakay sila ng tricycle hanggang sa lugar na kung saan ay tinatawag ng mga naroon na kabiasnan. 30 minuto ang biyahe nila hanggang marating ang lugar. Nang makababa ay naglakad pa sila ng halos kalahating oras para marating ang mismong bahay ng mga magulang ni Miko. Ngayon ko lang napagtanto na ang layo pala ng bahay niyo ah. Bakit ba kasi dito ginusto ng mga magulang mong tumira?
Tila nagre-reklamong tanong sabi ni Amelia. Ibig sabihin ng elementary at high school tayo, eh ang layo ng nilalakad mo? Ngumiti si Miko habang tumatango-tango sa asawa. Mas gusto kasi nila nanay at tatay na malayo sa ibang mga tao. Hindi na niya natapos ang sinasabi. Kaya siguro sila nabansag ang mga mangkukulam. Mahinang sambit ni Amelia na narinig naman ang kanyang asawa, pero hindi na ito umimik dahil mula sa kinaroroonan nila ay nakita na ni Miko ang kanyang nanay na nagtatanggal ng mga pananim nilang kamoting kahoy. Nay! Sigaw ng makisig na lalaki mula sa kanilang kinaroroonan, kumuway-kaway si Miko nang lumingon ang kanyang ina. Labis ang tuwa ng matandang ginang na muling makita ang anak, kaya binitiwang kaagad nito ang hawak na itak at nagmamadaling tumakbo papunta sa kanila. Oh, dahan-dahan lang nay, baka madapa kayo. Pasigaw na bigkas ni Miko habang lumalapit dito tangan ang mga bayong nadala. Napahalukip-kip naman si Amelia habang napapairap nang makita ang nanay ng kanyang asawa. Amelia, tara na rito! Sigaw naman ni Miko na makalapit na siya sa ina at magmano. Hindi man ipinahahalata ay padabog na naglakad si Amelia palapit sa kanila at nang nasa harap na nga niya si Aling Remedios ay sapilitan na lang din siyang yumakap dito at nagmano. Magandang araw po. Bait-bait ang bigkas ni Amelia na tinunguan lang ng matandang ginang. Bago pumasok sa maliit nilang kubo ay lumibot muna ng tingin si Miko para sipatin ang kanyang tatay pero hindi niya ito nakita sa buong kamutihan. Oh, nasan si tatay? Hindi naman kaagad nakaimik ang matandang ginang kaya labis na nag-alala si Miko. Nay, ayos lang po ba si tatay? Nasan po siya? Umakbay ang makisig na lalaki sa kanyang ina at sa pamamagitan noon ay inalo niya ito sapagkat ramdam niya na mayroong sitwasyon sa bahay na yun ngayon na hindi sinasabi sa kanya. Tara na muna sa loob ng makapagtimpla ng mainom niyo. Malumanay na bigkas ng matandang ginang na sinundan ng mag-asawa. Pagpasok nga nila sa loob ng munting kuboy, kaagad nila pagnimiko ang mga bayong na naglalaman ng mga pasalubong para sa kanyang mga magulang. Pagkatapos ay umakyat siya sa maliit na silid ng kanyang mga magulang at doon nga ay tumambad sa kanyang paningin ang amang nakaratay. Nalumo si Miko pagkakita sa kanyang tatay Ambrosio na hindi maganda ang kalagayan. Tay, ano pong nangyari kay tatay? Nag-aalala niyang tanong sa ina ng mga oras na yon ay nasa bandang kusina dahil nag-aasikaso ng kanilang maiinom. Tay, ayos lang po ba kayo? Dugtong pa niya nang makitang kumilos saglit ang amat nilingon siya matapos marinig ang kanyang boses. Huwag kang mag-alala anak, Miko. Nagpapahinga lang ako't nagpapagaling dahil medyo naulanan ako nung isang araw eh. Dahilan ni Tatay Ambrosio. Sigurado ba kayo, Tay? Tumangutango lang ang matandang Ginoo. Mas malakas pa ako sa kalabaw. Alam mo naman yan, anak. Pagpapatawa pa niya. Ay nako, si tatay talaga, oh. Natatawang bigkas ni Miko sa kanilingon ng asawa na ng mga sandaling yon ay iritang-irita na sa kalagayan nito dahil medyo mainit sa loob ng bahay. Mahal, halika rito. Napipilitang lumapit si Amelia sa tabi ni Miko. Tay, asawa ko nga po pala, si Amelia. Pakilala ng lalaki. Nagmano naman si Amelia at pagkuway nagsalita rin kaagad. Magandang araw po. Wika niya na napipilitang magmano. O paano, lalabas muna ako saglit, medyo mainit kasi. Paliwanag pa niya, dahilan para mapakibit-balikat na lang ang mag-ama at hindi na pinigil ang babae. Nang wala na sa paningin nilang mag-ama si Amelia, ay saka muling nagsalita si Miko. Tay, pasensya na po ha, kung hindi ko na kayo naimbita sa kasal namin. At saka kung ngayon lang din kami nakadalaw, masyadong abala sa tindahan sa palengke. Anak, naiintindihan ko naman. Hindi mo na kailangan magpaliwanag. May asawa ka na, kaya natural na ganyan. At lalo na kung makakapamilya ka, magkakaroon ng anak,
mas magiging abala pa kayo. Opo. Oo, tama nga. Singit ni Ginang Remedios. Sabi ko naman sa iyo eh, na huwag mo kami masyadong intindihin ng tatay mo. Matanda na kami. Malapit na kaming hindi sikata ng araw. Nay naman. Pagpigil ni Miko sa sinasabi ng kanyang ina. Huwag kayo muna magsasalita ng ganyang bagay. Alam niyong hindi pa kayo mamamatay ng basta-basta, no? Nagngitian ang mag-asawa bago tumugon si Aling Remedios. Simula na mag-asawa ka eh, matagal na kaming tumigil, anak. Gusto namin maging masaya ang pagkasama niyo ni Amelia at ayaw namin na maging kami ang dahilan o maging sagabal kami sa buhay ninyo. Hindi naman nakaimik si Miko kaya nagpatuloy lang ang matandang Ginang sa pagsasalita. Eh, ka, nasaan ang asawa mo? Nasa labas po, Nay. Naiinitan daw siya dito sa loob eh. Paliwanag ni Miko. Mabuti na lang at meron akong nabiling yelo kanina at malimig na inumin. O sige na, maiwan ko na muna kayo magkamarian. Pag-alis ni Aling Remedios ay muling nag-usap ang mag-ama. Tay, magpalakas kayo ha, para makabisita naman kayo sa palengke. Hindi nyo pa nakikita yung pinamanan yung tindahan sa akin noon. Simula na matayo yun eh, hindi na po tayo nakita eh. Nangingiting bigkas ni Miko. Hindi ko alam, anak. Paliwanag na matandang Ginoo. Alam mo naman na kapag itinigil namin ang gawain, ay ito ang magiging kapalit. Ginawa namin ito para hindi ka na rin maging tampulan ng mga tao. May asawa ka na, Miko. At sa mga susunod pang taon, magiging pamilyado ka na. Hindi mo na kami kailangang pangalalahanin dahil katulad nga ng sinabi ng nanay mo, matatanda na kami, handang-handa ng hindi sikata ng araw. Tatay naman. Napayakap na lang si Miko sa kanyang ama habang mangiyak-ngiyak. Huwag naman po muna kayo magsasalita ng ganyan. Ayaw niyo bang makita yung magiging apo niyo? Eh, siyempre gusto. Pero mas mahalaga sa ngayon na mas maging masaya ka sa buhay mo. Ito na ang oras para isipin mong mabuti ang pamilyang bubuin mo. Kami ng nanay mo eh, ayos na kami rito. Kahit hindi mo na nga kami dalawin eh, walang problema. Para naman mas maging maluwag ang kalooban ni Amelia. Hindi kaagad nakaimik si Miko. Alam ko naman na ayaw sabi ng asawa mo. Kaya hindi mo kami inimbitahan sa kasal niyo. Naiintindihan namin yun, anak. Kaya hindi ka na namin inabala. Nagkataon lang din talaga na hindi nakatiis ang nanay mo. Alam mo naman ang mga ina. Bumuntong hininga ang matandang Ginoo. Pasensya na po kayo kay Amelia, tay, ha? Yun na lang ang nasabi ni Miko dahilan para tapik-tapikin siya ng kanyang tatay sa balikat. Hindi mo kailangang humingi ng pasensya, anak. Asawa mo si Amelia. Pero mga magulang ko po kayo. Napayuko si Miko na tila iiyak na, pero pinigilan lang nito. Hindi ko man lang kayo na ipagtanggol kahit sa sarili kong asawa. Malungkot niyang bigkas. Ang mahalaga, anak, eh mahal niyo ang isa't isa. Ramdam na ramdam ko naman ang pagmamahal niya sa'yo. At ikaw eh, ganun din sa kanya. Salamat sa inyo ni Nanay, Tay. Samantala, habang nag-uusap ang mag-ama, ay lumabas naman si Aling Remedios para bigyan ng malamig na maiinom si Amelia. Naabutan niya ang babae na nakasilong sa mayabong na puno malapit sa maliit nilang kubo. Halata sa itsura ng babae ang pagkairita dahil sa mga nangyayari. Oh, Amelia, uminom ka na muna. Inabot ng matandang Ginang ang malamig na inumin at kinuha naman ito ng malditang babae. Saglit niyang ininom ang malamig na inumin at pagkatapos ay sa kanya itinapo ng natira sa baso. Hindi na naman nagulat si Aling Remedios pero nanatiling mahinahon ang matandang Ginang. Alam kong ayaw mo sa amin, pero huwag mo naman sanang ipagkait na paminsan-minsan eh makita namin si Miko. Matanda na kami, Amelia. Hindi na kami magtatagal sa mundong ito. Kung maaari sana eh, pagbigyan mo kami.
Mas mabuti ho sana kung dito na lang kayo manatili at huwag nang pupunta sa pwesto namin sa pamilihan. Kung gusto niyong maging masaya kami ng anak niyo, huwag niyo na kaming gagambalain pa kahit kailan. Matatas na bigkas ni Amelia. Ayaw ko sa inyo dahil lahat ng gusto kong gawin para sa asawa ko eh, nahahadlangan dahil palagi niya kayong iniisip. Samantalang, wala namang kayong mabuting na idulot sa anak niyo simula pa noon. Naging tampulan lang siya ng asaran dahil sa pagiging mangkukulam niyo raw. Napahalukip-kip na naman ang babae saka tumalikod sa ginang. Sana, hindi totoo na may lahi kayo mangkukulam. Pero, sino ba namang hindi maniniwala e nakatira kayo sa pinakaliblib na lugar? Utang na loob po ah, huwag niyo na sanang idamay ang anak niyo. Mahal na mahal ko po si Miko. Halos uminit ang dugo ni Ginang Remedyo sa mga narinig, subalit nang maisip niya si Miko ay nagpigil siya sa sarili. Alam mo kung totoong mangkukulam ako, Amelia, bago mo pa mapakasalan ng anak ko, nakulam na kita. Hindi karapat-dapat sa iyo ang anak ko. Masyado siyang mabait para sa isang katulad mong walang galang sa mga matatandang kagaya ko. Hindi na natapos pa ni Aling Remedyos ang sinasabi dahil bigla siyang tinulak ni Amelia. Anong sinasabi mo, matanda ka? Mabuti na lang na mga oras na yon ay kalalabas lang din ni Miko at kitang-kita niya kung paano itinulak ng kanyang asawa ang nanay niya. Kagad siyang napalapit at nasalo ang matandang ginang bago pa ito humandusay sa lupa. Amelia, anong ginagawa mo? Bakit mo tinulak si nanay? May halong galit at pagkabiglang tanong ni Miko sapagkat hindi niya sukat akalain na magagawa yon ng kanyang asawa. Bakit mo yung ginawa? Hindi na nakapagsalita si Amelia. Tumakbo na lang ito palayo sa lugar na yon. Sige na, sundan mo na siya anak. Huwag mo na kaming alalahanin dito. Pagkasabing yun ni Ginang Remedyos ay kaagad nga rin sinundan ni Miko ang kanyang asawa. Nang maabutan niya ito ay tahimik na silang umuwi ng bahay at hindi nagkibuan hanggang sa sumapit ang gabi. Nakatulugan nga ng mag-asawa na mayroon silang sama ng loob sa isa't isa. Halos tatlong araw ang lumipas ay hindi pa rin nagkikibuan ng mag-asawa kahit pa nasa palengke sila. Nang hapong yun ay maagang umalis sa palengke si Miko. Oh, saan ka pupunta? Tanong ni Amelia sa kanya nang makita na bis siya. Ito ang unang pagkakataon nilang mag-usap sa loob ng tatlong araw. Magbubukas na ulit ang palengke at magdadatingan na mga mamimili. Aalis ka pa? Malungkot lang na tumingin si Miko sa kanyang asawa at pagkatapos ay hindi na ito kumibo. Umalis na lang siya bigla at iniwan dito ang paninda. Magsasalita pa sana ang babae kaya lang ay unti-unti na rin nagdatingan ang mga tao kaya wala na itong nagawa kundi magbukas na rin ang tindahan dahil hapon na. Kinagabihan pag-uwi ni Amelia sa kanilang bahay ay nakaramdam siya ng hindi maganda sa kanyang tiyan dahil para itong biglang kumulo. Ano pang nakain ko? Tanong niya sa sarili at saka saglit na lumibot sa kanilang bahay para tingnan kung nandoon si Miko. Subalit wala naman ito roon. Nasaan kaya si Miko? Malamang nandun na naman yun sa mga magulang niya mangkukulam. Ay nako, sakit nila sa ulo. Pagkasabi niyang yun ay bigla nga rin sumakit ang kanyang tiyan at muling kumulo. Nakaramdam siya na tila ba may kung anong bagay mula rito. Kaya naman nagmadaling tumungo si Amelia sa banyo habang iniinda ang sakit ng tiyan. Ano ba itong nangyayari sa akin? Nakaramdam din siya ng parang masusuka, pero bago pa siya makarating sa hilamusan sa banyo ay bumulwak na ang kanyang suka. Makailang ulit siyang sumuka ng sumuka hanggang sa matigil ito. Kagad siyang nagilamos at pinaayos ang kanyang suka kaya lamang ay bigla niyang napansin na may mga kumikislot-kislot sa kanyang isinuka at nang makita niya ito ay nagimbal siya sa takot. Naisuka niya ang iba't ibang uri ng insektong lupa at nang makita niya ulit ito ay lalo siyang nasuka. Doon na nga bumulwak ang napakaraming langaw mula sa kanyang bibig. Sa takot ay napasigaw siya ng ubod lakas kasunod ng pagsigaw sa pangalan ng kanyang asawa. Tulong! Miko! Nasaan ka ba?
Nasukan na naman siya at sandamakmak na langaw na naman ang kanyang iniluwa. May ilan na nagliliparan matapos niya itong maisuka, kaya labis na natakot ang babae. Kasunod noon, bigla naman siyang nakaramdam na parang madudumi, kaya agad siyang naupo sa inidoro habang natataranta. Pagbulwak ng kanyang dumi ay nakarinig siya ng ingay mula sa loob ng inidoro at nang silipin niya ito ay laking takot niya dahil maging ang kanyang dumi ay puno ng langaw. Halos hindi alam ni Amelia kung ano ang gagawin niya ng mga sandaling yon dahil sa pagkabigla at takot. Miko! Naiiyak niyang sabi. Tulungan mo ako! Nasaan ka ba? Hanggang sa maramdaman niya na lang sa kanyang tiyan na mayroon ngang mga kumikislot-kislot na siyang dahilan ng pagsakit nito. Marahan niyang pinakiramdaman ng tiyan hanggang sa sipati na nga niya ito. Doon ay nakita niya na may mga bakat ng kung ano-anong uri ng insekto sa loob ng kanyang tiyan, kaya napasigaw talaga siya na matindi. Tulong! Nakulam ako! Nakulam ako! Isa lang ang nasa isip ni Amelia ng mga oras na yon, na pinakulam o kinulam nga siya ng mga magulang ni Miko. Patakbo pa lang siya sa labas ng banyo ay muli na naman siyang nagsuka at dumumi. Nagliparan ng mga langaw at iba't ibang uri ng insekto hanggang sa ang iba rin ay unti-unting lumabas sa kanyang bibig, tenga, mata at butas ng ilong. Tama na! Tama na! Wala na sa sarili niyang bigkas habang gumagapang sa sahig na puno ng mga insektong may halong dumi at suka. Nang nasa pintuan na siya ng bahay ay doon tumambad sa kanya si Miko na nakatayo ito sa harapan niya at malungkot siyang minamasdan. Ko, tulong! Nangihinang bigkas ni Amelia dahil sa dami ng kanyang naisukat na idumi. Sabihin mo sa magulang mo na bawiin na nilang. Bumulwak na naman ng sukang may insekto sa kanyang bibig at kumalat ito sa kanyang damit. Kasunod noon ay sumuka ulit siya ng puno ng dugo at alupihan. Umupo naman sa harap niya si Miko at malungkot siyang minasdan. Totoong mangkukulam ang mga magulang ko, Amelia. Pero hindi sila masasama. Wala silang hinangad para maging maayos at ligtas ang lugar natin. Pero dahil sa mga katulad mo, nabansagan silang masasamang tao, masasamang mangkukulam, alagad ng kadiliman. Matagal na silang tumigil sa pangkukulam para lang sa kapakanan natin. Alam mo ba yun, ha? Napaluha si Miko habang minamasdan ng asawa na panay ang suka ng dugo kasunod ng mga iba't ibang insekto. Ako ang nangbarang sa'yo dahil sa hindi magandang pakikitungo mo sa mga magulang ko. Hindi ko kayang piliin ng isang asawa na hindi kayang tanggapin ng kung ano o sino ang mga magulang ko. Mahal na mahal kita, pero dahil sa ginawa mo sa kanila, mas pipiliin kong isakripisyo at madugtungan ang buhay nila. Matapos niyang sabihin yon, ay bumulwak ang napakaraming dugo sa bunganga ni Amelia at nawalan na ito ng buhay pagkalaon. Sobra-sobra ang panlulumong yon ni Miko dahil sa mga nangyari. Pero wala siyang nagawa ng mga oras na yon sapagkat mas pinili niyang madugtungan ang buhay ng kanyang mga magulang na ang kapalit ay buhay ng kanyang asawang may hindi magandang pag-uugali. Isang asawang walang hiya na manugang. Wakas!